Diyos na sa tima'y nanang, tanay pinakuniya at hinirang, kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong kapatid, bilang paghahanda sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at hilingin natin ang awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria ng Liguri na nagmamalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamo niyang gantimpala. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nakaugalian na ni Moises na ang tabernakulo'y itayo sa isang lugar na malayo-layo sa kampo. Tinawag iyong dakong tipanan ng Diyos at ng mga tao. Doon pumupunta ang sinumang nais mangguni sa Panginoon. Tuwing papasok doon si Moises, ang mga Israelita'y tumatayo sa pintuan ng kanilang tolda at tinitingnan siya hanggang sa siya'y makapasok. Kapag nasa loob na si Moises, bumababa naman sa may pinto ng toldang tipanan ang haliging ulap at mula roon, makikipag-usap sa kanya ang Panginoon. Kapag nakita ng mga Israelita na nasa pintuan ng tolda ang haliging ulap, lumalagay naman sila sa pintuan ng kanilang tolda at yumuyuko. Ang pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises ay tuwiran tulad ng pakikipag-usap sa kaibigan. Pagkatapos, si Moises ay bumabalik na sa kampo, ngunit naiiwan sa tolda si Josue, ang katulong niya. Ang Panginoon ay bumaba sa ulap, lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoon. Ang Panginoon ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, akong Panginoon ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit.
Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasamaan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na saninlahi. Nadikluhod si Moises at sumamba sa Panginoon. Sinabi niya, "Kung talagang kinalulugdan ninyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan." Si Moises ay 40 araw at 40 gabing kasama ang Panginoon. Hindi kumakain o umiinom. Isinulat niya sa mga tapyas na bato ang mga tuntunin ng tipan, ang 10 utos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang puon ay humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kung siya ay nagparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Kung paano nahahabag ang Ama sa anak niya, ngayon siya nahahabag sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Magsitayo po ang lahat. Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya,
Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinhaga tungkol sa masasamang damo sa bukid. Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kung hindi ang Diablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong inipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama at ihahagis sa maningas na pugon. Do'y mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumain niyo po nasaan mang dako kayo ng Pilipinas o nasaang dako man kayo ng mundo. Siguro patuloy tayong magdasal para sa mga kapatid natin na nahihirapan dahil sa natamong pagbaha, sa patuloy na pag-uulan dahil sa bagyong Egay at sinundan pa ng bagyong Falcon. Ano? So ialay natin ang ating mga panalangin sa misang ito. Siguro, kaisa ko po kayo sa mga pagkakataon na napapatanong tayo sa Diyos sa ating mga panalangin. Lord, bakit may masama sa mundo? Hindi ba pwedeng puro na lang kami mabubuting tao? Hindi ba pwedeng wala na lang akong kapitbahay na bungangera? O kaya naman ay mga kaaway na palaging nang babash sa akin, lalo sa aking account sa Facebook o sa ibang social media platforms ko? Hindi ba pwede, Lord, na smooth sailing na lang yung aming relasyon? Hindi na kami mag-aaway? Wala na mga pagsubok? Lord, hindi ba pwedeng wala ng mga away sa akin o sa aking mga magulang o sa mga mahal ko sa buhay? Hindi ba pwedeng mababait na lang kaming lahat? Siyempre, nais natin ng ganong buhay. Tahimik, maayos, walang kaaway, walang masasamang tao. Pero hindi ba tayo napapatanong, Lord, bakit hinahayaan mo na merong masasamang tao? Lord, hindi ba pwedeng mabubuti na lang kaming lahat? Siguro yan po ang isang katotohanan na nais na ipayapos na tanggapin natin sa paghapapahayag ni Jesus ng Ebanghelyo tungkol sa masasamang damo at sa mabubuting binhi. Meron at merong impluensya. Kung ang Diyos patuloy na nagiging mabuti, merong impluensya ng masamang espiritu o ng Diablo na palagi tayong, no, bilang mga tao, no, meron tayong tinatawag na human weakness o yung kahinaan natin bilang tao na kapag tayo ay natutokso, no, malamang sa malamang ay nakakagawa rin tayo ng masama. Pero hindi dapat tayo malungkot. Hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Sapagkat ang ating Pong Jesus Nazareno, ginagabayan tayo bilang mga deboto. No, ano nga ba ang mas magpapadali sa atin na maging mga mabuting binhi at umiwas sa pagiging masasamang damo? Siguro tatlong bagay. Unang-una sa lahat, kailangan nating tanggapin na palaging may pagtatagisan ang mabuti at ang masama. Nagsisimula yan sa ating mga kalooban. Gagawin ko ba ito o hindi ko gagawin ito? Tutulong ba ako
o hindi? Susunod ba ako sa batas? Sa batas trapiko o hindi? Susundin ko ba yung payo ng mga magulang ko o hindi? Aminin man natin sa hindi, may mga pagkakataon na totoo na nanalo yung masama. Pero hindi natin kailangang panghinaan ng loob. Ito ay common experience, no? O karaniwang karanasan sa bawat isa dahil sa kahinaan ng ating kalooban, no? Madalas nasasadlak tayo sa pagkakasala. Pero patuloy ang pagtatagisan ng mabuti at ng masama. Anong dapat nating gawin? Kapag ka tayo ay nagkakamali, huwag matakot na bumalik, bumawi, magbalik loob sa Diyos. Ano? At yan yung pangalawang importanteng bagay. Kung merong palaging pagtatagisan ng masama at ng mabuti, kailangan mas makilala natin ang Diyos bilang isang Diyos na palagi nating pwedeng puntahan. Hindi natin dapat katakutan o hindi natin dapat pangimian na lapitan. Ganyan-ganyan po ang nangyari sa ating unang pagbasa kung saan maririnig natin si Moises na nanamamagitan sa mga Israelita, no, para sila ay mapalapit sa Diyos. Si Moises kinakausap na parang kaibigan lamang ang Diyos sa tolda o sa tent kung tawagin ng mga kapatid nating Hudyo. Anong sabi ni Moises sa Diyos? Lord, alam naman po namin na nagkamali ang mga Israelita, pero sana po tanggapin niyo silang muli. Bakit? Pagkatapos nilang mailigtas mula sa pagkaalipin sa mga Ehipto, anong ginawa ng mga Israelita? Abay, sandali lang na panahon na nawala si Moises. Abay, sumasamba na sila sa Diyos-Diyosan. Diba? Pero ito pa rin si Moises, hindi tumigil sa pamamagitan sa mga Israelita at sa Diyos. Kaya naman anong sabi ng Diyos sa kanila? Malinaw na sinasabi ng Diyos, kung sila man ay nagkasala, no, patatawarin ko sila. Ganyan na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa maraming beses na naging mahina tayo sa harap ng tukso, hindi naman naubos ang awa ng Diyos sa atin. Kaya nga siguro tayo pabalik-balik dito sa Quiapo Church, hindi ba? Dahil yan yung pagkakakilala natin sa Diyos. Ang Diyos ay sadyang maawain. Ang Diyos ay sadyang mapagpatawad sa kabila ng lahat ng marami nating pagkakasala at pagtalikod sa Kanya. Patuloy niya tayong tinatanggap. Sana sa kabila ng mga kahinaang ito bilang tao, sa kabila ng mga pagkakasala natin, malinaw pa rin sa atin na si Jesus ang ating Panginoon, kailanman ay patuloy na naghihintay at yumayakap sa atin sa tuwing tayo ay nagbabalik loob. Kung gayon na lamang ang pagkakakilala natin sa Diyos, siguro, no, mas pipiliin pa rin natin na maging mabuting binhi imbis na maging masamang damo. Panghuli siguro, para mas maging matibay yung pagkapit natin sa ating Poong Jesus Nazareno at piliin natin na maging mabuting binhi, pinapaalala sa atin ni Jesus sa ating Ebanghelyo na ang lahat ng mga nagiging sanhi ng pagkakasala o yung mga nagiging masamang damo ay titipunin sa katapusan, pagbibigkisin at itatapon sa pugon na nagniningas, nag-aapoy, mainit. Ayaw natin yon. Sino mang gusto ditong maitsama sa isang pugon na nagniningas? Wala naman po siguro ano. Diba? Ayaw natin yon. Kaya naman malinaw sa bandang huli, mamamayani pa rin kung ano ang mabuti. Kaya ngayon pa lang, piliin na natin maging mabuti. No? Ngayon pa lang, pagsumikapan na natin na gumawa ng kung ano ang tama at mabuti, nang hindi tayo mapabilang doon sa bibigkising masamang damo at itatapon sa maningas na pugon. Hindi naman ito pananakot mula sa Diyos. Ngunit ito ay isang paalaala sa atin
na bumalik tayo dun sa katotohanan natin bilang mga nilikha ng Diyos, bilang mga anak ng Diyos. At ano nga bang original sa atin bilang mga anak ng Diyos? Tayo ay nilikha, nakamukha, kawangis ng Diyos. Ang Diyos na siyang mabuti. So ibig sabihin, ang original pala natin talaga ay hindi naman yung masamang damo, kung hindi mabubuting binhi. Yakapin natin yung katotohanan na yon at hayaan natin ang grasya ng Diyos na tumulong sa atin na manatili tayong maging mabubuting mga binhi nang hindi tayo mapabilang doon sa mga masasamang damo na bibigkisin sa pagkahulihan at itatapon sa maningas na pugon. Mga minamahal kong kapatid, yan ang magandang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Tayo ay mabubuti. Ang Diyos ay mabuti. Huwag nating piliin na maging masamang damo. Bagkus, sa pagkilos natin ng maliliit na mga mabubuting bagay, sa maliliit na hakbang ng pagtulong at pagmamalasakit sa kapwa, sa maliliit na hakbang na pagsunod sa ating Poong Jesus Nazareno bilang mga deboto, tayo ay magiging mga mabubuting mga binhi. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tinuruan tayo ni Kristo kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Idalangin natin ang pagdating ng kaharian ng langit dahil nababatid nating suma sa atin ang Espiritu Santo na nagpapatnubay sa ating mga panalangin. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod ng simbahan, naway tumalima sa kalooban ng Diyos at asamin ang kabutihan ng kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga pinagkatiwalaang magdulot ng katarungan at maisakatuparan ang mga batas, naway tumingin kay Kristo bilang bukal ng karunungan, manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Tayo naway maghintay sa panahon ng pag-aani ng Diyos at huwag tayong maghusga ng ating kapwa. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga matatanda naway ating maalalayan sa pamamagitan ng ating pagiging maalalahanin at palakaibigan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Ang mga namatay, naway tipunin ng Diyos bilang ani ng kaharian. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, gawin mo kaming ganap sa iyong pamamaraan. Amang mapagmahal at mapagkalinga, pakinggan mo ang mga hinaing ng iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan.
sa amin, maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria ng Liguri para maipagdiwang ang paghahain ito at sa pamamagitan nito, ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso Maria ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Father, please be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. You are my hope and
save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. I will proclaim that you are my God, the God of mercy and the giver of life. I will submit my life to you, to serve you with all of my heart. You are my hope and my strength. You guide me and embrace me with your love. You gave your life to save me from sins. Jesus, my Savior, my Lord. Jesus, my Savior, my Lord. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na August 3, Webes sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria ng Liguri para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre